Our episode for today is mga mutanaw pag-like sa mo guys. Sa mga mutanaw, di mo mag-like? No. Like atay. Ano so, mag-usman? Atay po mag-usoy. Mutanaw, ilimit. Tapos wala na na nag-like, wala na dislike. Siguro, kung nailain na emotion dito, buta ka siguro nila angry. Ano? Pero ayaw. Sige na ha. So, atong lesson for today is all about still sa audit planning. Nata sa face na ikaw ang auditor niya magplano ka. So pag magplano ka, the first two that you should do, pwede siya concurrent, is to understand the entity na imong gina-audit and its environment. So nata ikuan ka ron, guest. Tago na ito sa pangalan na Sorry. Si Cringy. understanding the entity and its environment as well as understanding the internal control ng imuhang entity na gina-audit and its elements. So, recap sa ta. First part, recap anay. Okay, katong last mo na itong gisgutan, understanding the internal control and its elements. Diba? So, as an auditor, you need to understand kung ang internal control ng entity na imong gina-audit is strong or weak. Diba? Why? Kaya pag strong siya, medyo ma-minimize ang imong trabaho on. Inana na lang, in layman's point of view, pag strong ang internal control ng entity na imong gina-audit, medyo gamay na lang imong trabaho on. Nagets ba? Pero kung dili sab siya strong, then, daghan ang imong trabaho on. Okay? So, kung saan din ang imong pagkabalong ang internal control is strong, tanaw nimo ang iyahang elements. And the most important na element is the control environment. So, ganyan yung control environment? Okay. Ganyan mong kukulay mga audience. People na eh, people. Which is the most important, di ba? Because even if imuhang pagganahon ng internal control system, basta ang mga tao, walay mga buot, nawala nga po ipulos ang internal control system. Di ba? Kung magkasinabot ra, or tanan sila, way buot, magkasinabot na silang tanan, na mangawat, nabisang pagunsaon na nimo na imong proseso ka-complicated, wag gihapon, way pulos imong internal control system. So, tanawan nimo ilang control environment na sa auditor, imo sang tanawan ng ilang information and communication systems. If ever, kuan ba, kanang fast, efficient, and effective. Importante man eh. Taba? And na ba sila yung risk assessment procedure? Procedures. Para ma-manage nila ang mga business risks. Okay. Pag wala yung risk assessment ng mga procedures na dapat i-follow sa company na yung gina-audit pala bang they're going to die pag naay problema na mahitabo. Tapos dili makaya og short-term solution. So risk assessment procedures. Tapos, itong isa, control activities. Kini ang ginahimo na yun nila na sistema. So, for example, katong magbutang og vault, di ba? Kaya kini control activities, ano yun, di ba? PIPs. The first is physical controls. Tanaw nimo ilang physical controls. Pero ang imong matanaw ra is kana related na sa financial statement, kay financial statement auditor man ka. Example, kung sa cash na ba sila vault? Na. Kasi ang vault ba na yung security camera? Kay normally tandem ni sila. Kay kung kinsa ma-assign or kinsa ray allowed mo open ang vault, dapat makita ng naong.
so mag-open sa vault, dapat dilitanan, di ba? Kaya kung naay ni open sa vault, kunya nakatapon ang face mask, baka na, mahiwala na dahil nag-ikawat na. Di ba? Uy, kaya ba? So physical controls na. Tapos, information processing controls. Ang sabi-sabi ng information processing controls, it's composed of input na input controls. Ang sabi ng input controls, pag nakay sistema sa imong kumpanya, i-ensure na ang data, data man ano, before pa i-process as information, dapat data is accurate. Kaya pag data is not accurate or correct, then bisag i-process na siya eksakto, ang output, why buot? Because garbage in, garbage out man, tama? So na yung input controls, na yung processing controls. So mga example na yung processing controls and output controls. Kung i-summarize nini mo, ning tulo, ayaw mo kabalaka ha, kaya ako man yung isa-isa hon pag na-abot na ka sa audit in CIS. Kini silang tulo are application controls. Kasi application controls, kanang pala na sa isa or specific na siya na control. Example, example na, payroll system. Oh, isa lang ka sistema na. Pero kung tanawin mo ang general yun, ang system, accounting system in general, mo na yung masubject sa general control. Pero kung ang payroll system is only one of the system, subsystems ng accounting system, di ba? So, sa may ibutang nimo sa system sa payroll, of course, ang mga late, absences, and etc. Data na, di ba? So, i-insure nimo na sakto na siya. Niya, salary rate, what comes out? Kaya base ba ang salary rate, maabot ng 25 million per month na bala ang imong input controls pag masayo po ginana, okay? So, bone ang tanawon sa payroll system. Sakto ba ang pag-input? Sakto ba ang pag-process? Unya, pag naana ang output, imo siyang i-compare sa imong expectation na output kung sakto ba siya. Okay? Unya, napadali sa information processing controls ang general controls. So, may general controls for the overall na sistema na nang. Now, for example, kung sa computer pa, we have Windows. Di ba, Windows is an operating system. Tapos na yung Microsoft Excel. So, isa na ka-application ng Excel. Bukod ang application controls para sa mga Excel, Microsoft Word. Pero kining general controls sa buong operating system yun. Nga, sa general controls, ang imuhang sistema dapat daw unang documented na yung systems, development, and documentation controls. Kala na siguro sa mga itong quantity example. Kana, example na niya, magwala niya itong class. Para makita na ninyo, sa kalahian application of ni application controls and general controls. Kini ba? Na yung sistema, accounting system buo. Or, mas dako pa, dili lang accounting system, kung ang giyot siya. MIS, Management Information System. Na, dito tanan. Ang sistema giyot. Like, sa SEC, di ba? Na may accounting system. Sa school ba? Accounting system. Pero kining Management Information System, tanan na din. Mga data ng mga estudyante, bisag mga asang address, ibutang na tanan ba? Ang mga empleyado, HR na system, and other systems na dilid related sa accounting good. So, nakula kayo ng MIS, Management Information System. Okay? Giunsa man na siya. Dapat ka na na sistema, dilid na siya mupalpak. Ang iyang mga output, dilid po mupalpak, di ba? So, una, nabay sila yung inani. Systems and Documentation, Systems Recovery, and documentation ko. So, man eh, kinisata sa documentation. Pag na yung sistema ang isa ka-company, unya, na yung mga tao nga nag-maintain na na, dapat from development, systems development, systems recovery na naman ako. Di ba, yan rin naman hitabo? Kakapin naman yung manual na system. Gilista. Maghimutag
accounting system na computerized, ano, di ba? So, nalay phases, phase 1, stage 1, or stage 2, stage 3, di ba? Dapat na siya i-document hantod sa pilot episode, hantod sa full conversion na gina-document siya. Pati ang mga codes dapat ginakon ba document. Kay para, pag manghawa itong mga nakabaluran na sistema, niya na'y mapuling, na'y matanaw ang mapuling. Delivery sa akong mga naibalaan, napasagda nila ang IT na naka-assign, niya mag-away man, niya mahawa ang taga-IT. So ang system, di na sila kabalo saon kung mag-edit-edit. Diba? Kay wala man sila inanay systems, development and documentation controls. Nagets ba? So, muna, information processing. And we have performance reviews. Ang entity ba nagagamit din ng performance reviews? Like ang ilang mga tao, ilang bang ginatanaw ang performance? Kung manufacturing entity niya tapos na isa ka worker, ilang bang ginatanaw ang pilay mahuman aning sa isa ka bulan, nakaabot ba sa kuta or wala? Or kung services, gana ba ang pananaw ng mga customers aning tawhana, di ba? Like for example, sa call center, di ba? Pwede na, pag malawag ka, tapos na kay problema na yung taga-call center na motobag, maingon dayo na, sir, ina niyo na, na akong kay problema niya, mo answer sila. Tapos kadali na sila mo answer. Pero ang rating, pwede dugaya, i-rate daw akong call, sir. Nasabda na ba ni mo? 5 being the highest. Grabe kasama mo, performance review na siya. Ha? Kung na ba'y inaana ang entity? And, segregation of duties. So again, ang segregation of duties, dapat wala sa isa katawo ang recording. Wala po dapat. Kung naana sa iya ang recording, ayun na i-appel sa iya ang authorizing or approval. Unya ayaw po ibutang sa isa katawo. In short, ayaw na ihatag sa isa katawo nga siya mag-record, siya may mag-approve, siya po'y mag-unit ng mga assets ng company. Pwede daghan kayo ang iyong posisyon, pero recording na tanan, okay na, ngayon mo siyang abusaran na recording sa tanan kaya wala siya'y mahimo ng mga kalukuhan. Kaya the moment na mag-merge ni kining recording, authorization of custody, lagi na yung mga krimen na mahitag po. Nagets ba? Okay. So, muna, tama na akong gisulti sa inyo ha, kaya nakalimot ko pag-emphasize sa monitoring. Ang monitoring is i-monitor na eh. Kaya kinimagod sila, mahimong obsolete if ever, pag dili na i-monitor permitting, di na siya makasabay sa change ng times ba? Like for example, information and communication system, ang inyong sistema, mailisan ba yung permitting ang mga system sa accounting, di ba? Na ay mas bago, mas bagtig na muabot, di ba? So, dapat kinamonitor yun ni tanan. Pati ang performance reviews, nanay, sikat na performance review na naimbinto, niya ikaw, kanapang karaan, gamay ra, makuha na data, di follow? Gets ba? So, kana siya is ginamonitor. So, again, kung ikaw may mag-design, yung gusto ni mong strong na internal control, kini imong fokusan. Pero as an auditor, ang trabaho ni mo ani is i-assess lang kung weak or strong. Kaya pag strong siya guys, na i-chance na ang imong nature, timing, and extent of audit procedures ma-minimize siya. Siyempre, kaya naman nilang internal control. Tama ba? Pero kung weak siya, agoy, grabe mo na trabaho. Di ba, no? So, morning, gina-perform nini mo, kining-kining duha sa audit planning. Ang purpose mo yun ng audit planning is makatipid sa resources, sa time and efforts, as well as dili mo sa repisyo ang effectiveness. Di ba? Kalain mo po kung grabe nimo ka-stick to, grabe to na ka-effective, pero inefficient na dugay mahuman nimong audit. Tama? So, that's it for the recap. Okay. So, since tapos na taan eh, kini, para na itong smiley, kini na po ta.
So ang imong audit noon, ayaw pa taka audit direction na wala pa ka-understand the entity and its environment. So, unsa man yung understanding the entity and its environment? So let's start with the environment of your entity. So kung kini imong entity, kana na audit noon, ang tawag yun is audity. Tapos ikaw si okay niyang si Kring Kring. Kring Kring. Auditor. You need to know the auditing and its environment. So, kung sa may naa sa environment ni auditing. So, ang nasa environment ni auditing is una, kini competitors. Na? Diba? Tapos, aside from the competitors, we have the customers and other stakeholders na tagagawas. And, the most important thing is kining government agencies. Example, if you're auditing a mining company, pwedeng daghanan na nila o mga reports na panghimuon sa mga government entities. Diba? Dahil ipasa. Ang normal na corporation noon, kaya normal lang, like normal na manufacturing corporation, kinahanan mo may balan asa sila mo report, mag-report na sila sa DOLE, pag na yung mga employees, mag-report sila sa BIR, if ever, mag-report sila sa Securities Exchange Commission, o mo na yung normal, pag kuupot, they're going to report sa Cooperative Development Authority, di ba? So, you need to know, kung si ODT, kung asa siya dapat mag-responsible na mga government agencies. Kaya maghatag na siya ng mga documents and reports. And sometimes, pag dili siya makahatag, di siya makasunod po sa mga memos na ay corresponding penalties. Kaya pag na-penalty, maka-apekto na sa financial statements, di ba? Ano mga fines and penalties. So, mula siya. Environment. Tama ba? Now, kung saan-saan na yung understanding the entity, sir, na kala siya, medyo dako na na siya na istorya ko nun. You need to understand the transaction processing ni ODT. So, kung saan may pasabutan na. Example, kung na nangyari siya, mag-audit ha. Ako ang lead auditor. Tapos, kamong duha, ako ang mga sa mga alila mga junior auditor something na na tapos ang ato ang face ka doon is understanding sa atong kina-audit tapos ningon din ko sa kang Kring Kring Kring, ikaw mo ay bahala sa kuha nila what you call this purchasing and disbursement cycle ang sabi purchasing and disbursement cycle giyon sa nila pagpalit ba ng mga bullpen o bisag unsa magaling na kinahangla ng company, ang sa proseso, up to i-deliver na ang mga goods na i-order, tapos process po kung ano sa magbayad. Kung saan pagbayad ba? Naman ay process good. So you need to understand that para makaingon ka, ay, na-understand na ako ang entity, pero sa purchasing pa, ang disbursement cycle. Tapos, kitahay si Team Raisha. Nakita yung may mga team. Ang Team Raisha is, kung saan nila pag-process ang ilahang revenues and receipt cycle. Kung saan may miningan na, magpautang ba sila sa customer? Kung magpautang sila, kung saan may procedures pagpautang, kung yan, hantun magbayad si customer. Kung saan may procedure nila pag-cash, di ba? Kung yan, nasa taylain na grupo kintahay, akong i-assign. Kung saan ba nila ilang payroll system? So, dapat, nakadetalye git na payroll system and natay investment system and manufacturing system kung manufacturer. Tama? So, sa akong mga gipang-assign sa inyo, unsa may final output? Murang inani siya ba? Ang si Kring Kring mag-report na purchasing and disbursement cycle sa atong kina-audit, sir. So, kung unsa mang galing kabahot ang drawing nila, inala man po ang pag-drawing po ni Kring Kring. So, wala ko salahan niya. So, sa purchasing and disbursement cycle, yung mong si Kring Kring. Na sir, ang unang yun is naa sila'y
requesting department. So, tanan departments sa company, pwede mo request. Tapos, maghimo sila o purchase request form. Na, purchase request form. Pila mo kabuo, tulo down ka-purchase request form. So, ilan ang papermahan or ilan ang ipareceive sa purchasing department. Siyempre, for example, magpalit o bullpen and other supplies. So, maghimong purchase request form, ipareceive sa purchasing department. So, pagpareceive na ang tulo, ang isa kakopy, iuli sa requesting department para na sila i-copy sa ilang mga ipang request. Ang isa, ipabilin sa purchasing department. Tapos, ang isa kakopy, ipa-forward sa accounting department, for example. Ano? Ah, sige, dili na lang tulo ka buo. Okay, labad. Ano na lang? Duha lang. Na. Duha lang. Isa sa nag-request, isa sa purchasing department. Nagets ba? Na sa purchasing department na dayon ang mag-antigo daw kung unsaon na na-purchase request. I-approve ba or delay? So, kung update si purchasing department, inanig yun ang iyong role at usang i-understand si purchasing department. The first na role ni purchasing department is pwede siya ang mag-approve. Report ni mo, Kringa. Pwede siya mag-approve, sir. So, based sa approval purchase request form, base bag na nobra na gani? Sa budget. And for example, bond paper, iskatonilada na ang request. So, dili na niya i-approve, di ba? Nagets ba? So, siya mo ipag-approve. Kanya pag feeling niya, uy, okay naman eh. Huwag pa man ang lapas ang request ni department, huwag pa man ka-order o bond paper, siya nga i-approve. Pag iyan ang ma-approve na, normally, mag-canvas na. Mag-canvas na sila. Tapos, pagkuha na dayon, pag nakapili na sila, purchase order na dayon ang ilang himuon. Walang trabaho ng mga purchasing department. Pero na yung mga chika, dito eh. Kaya pag purchaser ka, di na nimo agi o canvas. Ang canvasing nila, dili ang pinakabarato o niya, quality. Di ba dapat pinakabarato o quality? Chismis na nila sa gawas. Pag purchaser, ang iyang piliod ng mga supplier, kanang pinakadako umuhatag sa iya, ha? Diba? Sample, magpalit o printer. Nagpila ng printer? 10,000. Tapos sa Picas, 9,000 na. Sa Picas, 9,800 na. Pareho na brand. Pareho talan. Tapos, sa 9,800, tagalaw siya o 1,800. Siyempre, ang i-resibo 9,800, ang 1,800, wala i-resibo. Ihatag mo. Tapos, sa 9,000, walay makuha si purchaser. Sa 10,000, naidusmil si purchaser. So, ang piliyo ni purchaser normally, ang kato, sa 10,000, mahal at mahal. E mas dako. Pero, chismis na na siya. So, dapat bantayanan ni siya. Bala mo. Wala ko yung itundo na mali, ha? Ang ako is, mawala siya sa actual yun. Hindi, wala naman nakuha. Sige, mahala mo. Na. Naagan ng internal auditor, tapos, what to sa tindahan? Pero yun din eh. Bumingon kita kaya, 9,000 na sir. Wala, anong 10,000 na to? Naghatag na, ikagwa na. Naghatag ka, ipatong ka din mo sa resibo, masakpanin mo. So, matanggal ang purchaser, mag-ilis na po ng bagunang purchaser, pero dapat pang yun, lahi-lahi ang purchaser. Tapos dapat yun na internal audit department. Pero, mga buhutan mag-yun ang kasagaran ng mga purchaser, di ba? So, wala na. Wala na. Wala na. Report nini kring-kring, mo na yung gisulti. So, karon pag nana sa purchase department, pag i-reject, syempre, wala na yung next na stage.
Pero kung ma-approve siya, naka-canvas siya, nakakita na, nakapili na, maghimo na, di ba, o, purchase order. So, purchase order, ihatag na dayon sa selected supplier. O, napilihan na eh. Selected supplier. So, selected supplier na ay na yung isa ka-copy. Wala na din sa itong leksyon. Example na to. Selected supplier pa ito. Tapos, ang isa ka-copy, syempre, pabalik sa purchasing department. And the other copy, mo to sa accounting department. Kaya dapat na i-copy sa accounting department sa kung unsa ang i-order. Labi na kay, kinahanglan i-check na unya kung nag-match ba ang i-deliver ni selected supplier sa i-order. Guess ba? So, ang isa copy, humato sa accounting department. Okay? So, pag nahimo na na, maghuwat-huwat na lang ka nga i-deliver. Kinabot nabangkot na yung proseso dito sa selected supplier, labi na o nangutang ka. Ilan pa nang approve po dito? Guess ba? So, maghulat ka. Kita yung na-approve. Ipadala na ni selected supplier ang items. Asa man ni ato? Dineng. Na? Nasulod na siya. Sabi na eh. Basta, warehouse na. Unya na dili ang warehouse man. Pero before pala dahil mo na diha, normally, dapat muagi na sa isa ka department at tawag kay receiving department. Yung kasagaran ini kay magtipid man. Receiving person rin siya. Yung kasagaran ang guard. So tanan ipadala, ipaagi sa guard. Tapos ang guard, for example, siya ang receiver. Maghiwa siya ang report kung unsa yung mga nadawat. Na, nakadawat ang bulping, itong tanan. Tapos tanan kung nangagi ba tanan. Pagkakapoy, di mo siguro natanawan kung nangagi tanan. Sealed siya, ano ba? Tapos ang brand is Uning. Gets ba? So, ihatag ang item sa receiving department. Kaya maghimo niya sa receiving report. Yung receiving report niya, ihatag din sa iya ang isa, copy niya, unya ang isa, ito sa accounting department. So, duha na ang nasa accounting department, purchase order o receiving report. Unya, ayaw yun ihatag sa receiving department ang sales invoice or ang resibo. Kaya ba sigibutang sa resibo ba? Mga itong ni tanan, di magtinapulan sa receiving department, ay itong ni tanan, di na nila ito i-check. Nagets ba? Dapat ang sales invoice muad to sa accounting department. Sales invoice. Ana? To sa accounting department. So, abot na din yung sales invoice sa accounting department. So, i-check na na yan ni accounting department. Kung saan na itong i-order? Check ang items. Atong na-receive, okay. Ang sales invoice, ang i-deliver, okay. Okay na ipita lang. Ang price, ang item, ang brand, ang color. Pag mag-check-check tanan, okay na, pwede na bayaran, di ba? Kaya kung di na check-check tanan, di manawag ba? Sa maning, ipadala na ning pink man na ballpen, di ba may ganahan na ng pink? Or yellow na ballpen, di ba? Di ba na maayo ng yellow na ballpen? So no to pink and yellow. So, na ballpen. Na ballpen. So, so okay, sa accounting department, iyan na lang i-match. So pag i-match na, mo, sugod na ang disbursement cycle. Like, mayingot si accounting department, hey, okay naman na yun yung tolo. Sige, maghimo na tag disbursement voucher. Ngayon sir, kaya po, disbursement sa accounting department. Disbursement voucher. This means sa purchase center, this means sa accounting department. Delay, nari ko na chika na sa accounting. Ay, nagi-chika. Chika lang eh. Chika. Daghan ko yung makapasaran eh. Kanyang PO, receiving report of sales invoice. Daghan makapasaran. Pero langay lang ngayon, o bayad. Diba, daghan nakalinya. Pero kung imo nang padulasan ng accounting department, una-una. Pag-uha. Sige, ay buot.
Unaw na pag-voucher, pag-daghan. Pero chismis na kita. Oh, dismiss. Dili na siya pa. Dismiss, dili na po. Labi na kung December. O niya, di ba, mangbayad man o 13 month ang mga supplier, di ba? So, manikamot yun na sila, ha naman ang amuang kuan. Panang among kulikunon sa inyo. Ay, wala ba, gina-check pa na mo. Sige, dismiss na. Di overtime man, di ba? So, ma-okay na rin. So, ma-okay na rin. Mag-iwan. Pero chismis lagi na rin. So, sa disbursement voucher, kuha na rin disbursement voucher, order na siya, document na nag-order na, pwede na himuan o cheque. Okay? Himuan ng cheque ba? So, pagkasunod-sunod na yung PO, receiving report, sales invoice, and disbursement voucher, isa na ka, kuan na, isa ka pack ng document. Like, yung photocopy siguro na, tigduha ka copies. Kaya nga naman, ang isa, ang accounting department yun na, tapos, kinima mong disbursement voucher, document na from accounting department, pero ang gisugo ni accounting department yun na, si finance or si treasurer, kini si treasurer is not the same kang accounting kasi accounting recorder na eh. Si treasurer mo ni nag-ingat sa mga bank account, sa mga kwarta ng bank niya. Nakits ba? So basically, pag maghimo na si accounting department ng disbursement voucher, ginasuko niya si treasurer, bayanin na eh. Kay okay na. Sakto ang i-order, sakto ang na-receive, sakto ang i-record ni supplier sa iyang records based sa sales invoice. Nakits ba? If ano? So, si treasurer, mag-prepare na ang checking. Tapos, mag-photocopy ganina sa checking. Na yung checking na kanang dili pinotocopy, mo ay ihatag kang selected supplier. Tapos, mag-photocopy na si treasurer na isa kaset po. Kana, sa kaset. Checking, disbursement voucher, sales invoice, receiving report, o purchase order. Kana, isa na kasi. Nagets ba? Pwede ipabili niya sa iyang department, kung nga, kasagalan man na, kitapulan man ang mga treasurer, i-forward na na sa accounting department, tanan mga papel dito. So, this is already an evidence of a transaction. So, wala. Haman yung kuha na ni mga papel, basi binagbota ng himula checking ng walay transaction, makitaan, di ba? Nagets ba? So, mo na ang report ni Kring Kring. Mo na siya ang inang purchasing and disbursement cycle. Nagets ba? Tapos, kadali na. Investing cycle. Ano sa may investing cycle? Ang investing cycle is kanang mamalit ganing og mga dagko na items. Kitahay mo palit o aircon. Di man siguro mahal kayo ng aircon. Nagpalit o solar panels or something inaanaba mga dagko ng mga items. Nagpalit o kuan kotse para sa empleyado something inaanaba. Dili na daw si purchasing department ang mag-approve, 'di ba? Yan na requesting department, purchase request form bato ang purchasing department. Papirmahan pa po ng approval from the president of the company something inaanaba. Pag dinagko na. Pero, pag na-approval na, pareho lagi hapon o gagian na. Nagets ba? Di ba daw? Yes. Usahay po na na, na chismis. Kanang president sa company, kaila na sa mga supplier. So, kung na nag-request, kaila siya sa mga supplier. Kaya naman po siya i-share para mo approve siya. Ano na? Pero, chismis lagi na. Chismis na na. Kaya mahitabo na kung si President is only an employee. Pag siya yun ang tag-iya po ng kumpanya, dili na mahitabo. Siyempre yung gila niya ang self. pero kung daghan sila tag-iya, pwede na mahitabo. Eh siyempre, pag ang iyang share, iya naman gito, diba? Diba ito niya i-share sa iyong mga kauban? Diba? So, inana na siya, guys. So, most ato sa purchasing and disbursement cycle o investing cycle. So, mo na yung ikaduha.
O, si Raisha na po ang mag-report na po. Ano si Raisha? Ang ilang revenue and receipt cycle, sir, inani. Revenue and receipt cycle. Magpautang yun sila sa ilang mga customer, good. Maghatag sila o credit limits. Unsa may credit limits? Pwede sila makautang o ginani ba? Pag bulapas na, di na pwede, di ba? So, inani, sir, makadawat na sila purchase order. Atong purchase order ba, ganun na. Madawat ni ng supplier. Kita sa supplier na kundan sana ato ang istoryahan ng supplier. Karon pagdawat sa purchase order, muadto na sa what do we call as credit department. Ang trabaho ni credit department is to check if ever the customers na meet pa nila ang credit limit or wala, tama? Kaya kung wala naabot or sinawak, kung nahulot na ni customer ang ilang credit limit, i-deny na nila, ilang tawagan ang customer na, oh man, lapas naman ka sa credit limit. Di ba ni pwedeng? Nagets ba? Tapos, pabayaran sa ang katong iyong mga ipang-utang before sa makautang again, tama? Pero, di na lang tama kapadayon pag di atataman. So, kita yung na-approve. Oh, within credit limit pa. Maghimo na rin yung credit department o what do we call as ASO. Approve sales order. Pila ka copies? Normally, tulo. Normally, tulo. So, ang tulo, papirmahan na, o kinsa magaling ang pirmahan. Pag magpirma, iulik sa credit department ang isa. Tama? Ang isa, ihadto sa ilang warehouse boy, warehouse man. Murang sukuhon nila si warehouse man ba? Ipagawas na galing ng mga items, kay ihatod na nato sa customer. Nagets ba? Si warehouse man may nagunit na ng mga goods din eh. Nagets ba? So, mo ng second copy. Yan ang isa. Kontak na rin yan nasa accounting department ni supplier. Nanay, aso. Tama ba? Okay. So, nanay rin aso na isa. Ang aso na isa, gibilin sa credit department ng isa, isuko. So, si warehouse man, maghimo na siya. Iyan ang ipalugwa, guys. Kanan siya, palito na siya, guys. Imagine na lang. Tapos, nanay mga boxes. Ano? Uy, ang galing-galing, oh. Di ba? Capitalistic. Siya na ipalugwa ka ng mga items. Niya mo reklamo sa kung naa or wala din ng mga items, di ba? Para makaingon po si credit department sa customer. Uy, wala ni. Mapadayon pa ba ang order sa uban? Oo, padayon kaya po. Pero sa kanina discussion as if naa tanan, di ba? So, yan ang ipalugwa. Tapos, yan ang ihatod na dayon sa do we call shipping department. So, kining shipping department, money in charge sa pag-packaging sometimes, na shipping department. Kung naay kaugalingong mga transportation vehicles ang company, under na sa shipping department, silang i-package. Pero, pag surrender ni warehouse man, na shipping department, maghimo na siya report, ngayon siya na, released, karang mga released. Released to shipping personnel. Tapos mo pirma ang shipping personnel. Okay, nadawat na nila mo. So, iyahang isa ka report sa accounting department ang report. Tawagon na lang na natong warehouse report. Okay? Okay. As if na ito ba? So, warehouse report. Nato na sa accounting department. Sorry. Tapos ang isa ka warehouse report na sa iya ha, duha na ka copies. WR. Parang gidawat na ni shipping department na sa iya mga kamot. Iyang i-package. Kitay, wala sa ikuan. Wala sa ikaw galingong helicopter. Ay, helicopter. Wala sa ikaw galingong airplane. Wala sa ikaw galingong airplane, di ba? Wala sa ikaw galingong na mga transport vehicles, like sa Shopee, di ba? Kaya mga seller, wala na sila yung kaugalingong mga
transport ng mga equipments. So asa man nila ato sa GNT, di ba sila mo maghato dana? Or ang GNT mo makuha ay ito get the process pa. Sila na mo kapit sa imo pero kung ikaw nga so sila na ibahala na package. So pag ilan na lang ikuan si tawag ana mapackage na nila usahay muapas pa na sila og tawag sa accounting department. Mingon sila sa accounting department, oy na package na nila mo ning kang Mr. X. So unsaon naman eh, pwede ba pilitan na nimo sales invoice daan? Ah, maghimo dai sales invoice sa accounting department. Kano bang resibo? Pwede mo apas sa accounting department. Tapos ang sales invoice na i-copy sa accounting department, kaya man ang i-record. 'Di ba? Yan na isa ipadala diri sa shipping department kay ipapilit diha sa package. Agets ba? So package plus ibilit na sales invoice na ang nakabutang. Tapos, buhato na na yung si shipping department. Iyan ang ihatod. Okay, maghimo na po. Wala. Maghimo na po doon. Na, maghimo, ginana. Mga ref na tanan. Ihatod na na sa courier. Uy, butang na ni sa courier. Kinsa man yung mga courier? Kaya si LBC, Hari ng Padala, tapos na si Ninja Van, or si GMT. GMT man siguro ang reyna ng Padala, no? GMT ang sikat na doon? Oo. GMT. Basta courier. Tapos, pag mahatod na lang ang courier, guys, pag mahatod na lang ang courier, si courier, maghatag na ugunsa man shipping document. Unsa yung shipping document? Kani nga document nagpamatuod na si courier na ang nakadawat sa package. Na kung mawa na si courier ang mahimong responsable. So maghulat na lang si courier kung iyan ang mawala, kung kinsay mugukod sa iya ha, si customer ba or ikaw ba as supplier. Kay iya na ng responsibilidad. Nagets ba? So unsa na shipping document. So, murag kining shipping document is also a document na nagpamatuod na in transit na ang goods. Kinato naman kang courier. Tama ba? So, tagaan o copy ni kuhan shipping department ana si accounting department kanang shipping document. Karon sa kinina point ana na si accounting. Unsa itong gibaligya kang Mr. X? Tanawang sa approved sales order, okay. Okay na eh. Napagawas pa ni warehouse man tanan? Oo, naman daw tanan item, sir. So, okay. Sa atong sales invoice, nag-match ba? Sa warehouse, na sa ipagawas sa warehouse o sa i-order ni customer na itong na-approve? Okay po. Unya, napadala na ba? Yes. Oh, napadala na. Normally, ang entry ni supplier, ang entry na to, after those things is debit AR, credit sales. So, dugay pa, mahitabo ni nga entry. Pag-check pa ni accounting department, i-match pa niya. Nagets ba? Kinahanglang ship na siya. Kay normally, kuan ba yan? FOB, shipping point, pag silent ang problem. Meaning, pag nanang ang courier or in transit na kang customer na to. Tama? So, dapat na siya i-report as sales. Eh, kung wala pa na na-ship, di ba, wala kayo kalapatan mag-record o accounts receivable credit sales? Kaya wala pa niyo ma-ship, tama ba? Kitahay, napasa sa packaging kuan, packaging, saan eh? Shipping department, i-package pa siya. Kana, ito kang mag-entry yan ng AR credit sales. Nagets ba? Karon, akoy, tatay, malahi na sa nung kuan, bes. Ayo, gusto ko naman itong pag-edit niya. Kalit akong siga dito. Ito, na-enlighten po dito. Ay, babalik na.
Pabati na. So, dana kay AR credit sales. So, magulat na lang ka sa check-in na bayad ni customer. So, may tabo, magsulat kita ha, yung na check-in. Tapos naan sa supreme, na hindi ang check. Pero dapat na isa, sulat, tax remittance, tax remittance advice. Remittance advice ang tawag na isulat ba na magbayad mig 1 million. Ang ba? Sulat na. Ano man, ang check-in manggod, muad to na sa treasurer. Si treasurer dapat ang magunit ang mga related sa kwarta, dili sa accounting department. So, kanang remittance advice na ang muad to sa accounting department. Kaya si accounting department is tig record ra. So, kung makadungog mo accountant, o niya, siya po lang nagunit o kwarta, good luck. Manan na yung mga gipang kawat, bes. Nagets ba? So, mauna siya guys ang process sa revenue and receipt cycle na gihimo kita ngayon ni Raisha. Okay? So, muna inyong mga reports. Tapos, ang last na report, ay hindi pa na last na report, payroll cycle. Ang isa kita ay ka-team leader na-assign sa payroll payroll cycle. Kaya siyempre, pag mag-swildo, muna ng cycle siya kay pag mahuman ng isa ka transaction, balik na po ng payroll cycle, revenue and receipt cycle, and sa tuwing sa purchase and disbursement cycle. Okay? So, sa payroll cycle na po ng report. Sila, sir, pag mag-swildo sila, ang una na kuan is ang HR yun. Maghulat sa HR. Pero before pa sa HR, mga tumagod sa HR, sir, ang unsa na log in, log out. Log in, log out. Unya, mato man sa HR, ang login, log out. Ana. Pa-approve pa na sa mga department heads. Kita ng mga empleyado, kinsa department head, ang login, log out i-produce ng HR kana na report, ihatag sa department heads. Kay basin ang empleyado nag-login ra, unya nilakaw, unya ibalik ra para mag-log out. So, department heads ang mag-approve. Tapos, after approval, ibalik na po ng department head sa HR. So, sure-sure na gamay si HR. Naka na time in o time out is sakto. Pero kung magkonsabo ka ang department head o mga empleyado, like, nagmamahalan ang department head o empleyado, okay, wala kina-absent. Wala yung mga late, ano ba? Pero usahay naman ang mga buhutan man. Mga department heads is stricto mag-iwag ka sa galaban. Mabita nang gina-discourage na mag-uyab or mag-asawa na sa isa ka-department. Diba? So, wala na tana. Chismis na to. So, ako nahibala lang natanggal yun kay puli-puli na sila sa'yo. Kibali ang asawa. Mag-login ron og sa'yo. Mulang input sa para sa bana. Niya baga ugma, ang bana na po, mulang in. Niya ang isa mo absent, ang isa mo mulang in o mulang out, kinaman sila ay dili man fingerprint ang ilaha, password man, di nangatanggal. Pero chismis, and tinood yun to. So, inana, sir, maunsa man sa pag mga department heads, kano mga department heads? Naman po na i-head. Naman na i-head, di ba? So, ang ilahang time in o time out ng mga department head, approval po kung kinsa ilang head. Tama ba? So, inana daw ang process. So, tapos ang HR na yun, mag-compute na yun o late, absent, or kung absent mang galing, na yung mga leave. Ana. Tapos, salary rate. Naman yun na sa ilahan ng salary rate ng sa HR. So, muna mga ibang himuon na report. Like, for example, GBI. GBI. Late, zero. Absences, zero. Leave, two. Ito na yun. Salary rate, kuhan. Kuhan na. Dili ko magsaba na. Ano yun? Ate. Ano ba? Ha? Muna yung himuon na report ni HR. Na
Asa mo na nangihatag? Ang isa, ipibili niya, siyempre sa iya, ang isa, muadto na na kang payroll department. Na under, naghapon niya sa accounting department dapat. Pagdago ang kumpanya na payroll department. Pag wala, di isa na katawo sa accounting department ang magtrabaho. So, sa may payroll department, pag maabot na rin ang payroll department, kinina report, mas taas na ang himo ni payroll, like GBI, na late absences, ana, SR, ana siya. Tapos, from that, mabutang na rin siya withholding taxes, SSS, PhilHealth, pag-ibig, and other deductions, yan na dayon diri ang net na pay, yan daghan man ano mga tao, 2, 3, 4, ano, mas matutal dayon na diri ang pila ang net pay, so kung things will do na, kinira ang patsikehan, nagets mo tining net ba, tapos usahay ang mga gana na kumpanya, dili pa, wala, wala issue. Sa kasagaran sa mga kumpanya, ipadala ni sa bangko kining person, tapos kalahang net, wala na ng uban. Tapos mabutang na din sa ilang mga ATM tanan. Nagets ba? So, ang gano'ng ako nang i-emphasize na document, because this is very important, itaghan yung transactions related ani on saman. Una, pagswildo sa mga empleyado. Unya, pag mag-remit sa PhilHealth, kini kinahanglan ni, di ba, itutal po? Kini sa is PhilHealth gani na employees, contribution na employee, di ba, ako yung employer? I-add pag yun ng employer contribution para mahibalaan kung pila ang i-remit sa PhilHealth, kinanay deadline, di ba? Niya sa SSS, withholding taxes, di ba? So, daghanig gamit, diba? So, dapat ang payroll officer or payroll department is uptick yun. Kung wala yung system, uptick yun dapat mag-excel sa tingin na kanang ibutang lang ang late o salary rate na kanarang mag-compute tayo na kanan. Agad ba? Kaya na. May plan na tayo. Wala, delay na na. Yun na yung pwede mag-kuha na rin politics. So, basta, money. Pag na-compute na ni, unya, na napermahan na. Napermahan na lang kinsa man ang mga permahan. Si accounting department lang yun, maghimo na po doog disbursement voucher. Kay mag-check man. So, sugugon na si treasurer na, bayarin na ni palihog. So, ato lang ang treasurer ni. Uy, treasurer, bayarin na ni palihog ning mga items dire ah kay okay na ang pagka-compute sakto na ang mga signatories. So si treasurer po inani na mahitabo na ay payroll computation disbursement voucher unya na i-check eh. So kanang sana document is an evidence na nay nahitabo na pagsweldo na, tama ba? So inani na sa permit, inani na permit mo na ang payroll cycle daw, tama ba? Yung last is manufacturing cycle. Diretso na lang na to. Sa manufacturing cycle na ay na-assign kita, ay assign sa inyo ang tulo, si Junjun. Si Junjun, di niya tunay na pangalan. Wala pangalan. Si Junjun, di niya tunay na pangalan. Sa Junjun, unsa-unsa pag mag-manufacture sila. So, ang pag-order sa raw materials is pareho atong purchasing and disbursement cycle na maatugan sa warehouse ma. Nagets ba? Tapos, kung kinsa man ang mga departments, kung sa'y tawagan na, Department A o Department B, tawagan na itong manufacturing departments. Mag-request sila. Material requisition daw. Asa na ipadala? Ipadala. Katong kang warehouse man, katong inato gani ang doing, kana mag-request sila. Pag na, ihatag po, pero maghimo ni report na kini na mga materials, ihatag ng Department A, kini na mga materials, ihatag ng Department B, and other departments para
nasa ipanglaban. Diba, si nangawala ka, gidaladin niya sa balay. So, dapat permado ni ng mga representatives ni Department A o ni Department B. So, modo ng raw materials. Okay? Tapos, kung labor po ng isgutan, ang mga empleyado, kanang na sila'y sheet na gidaladala. Makita nito, pila kaura sila sa Department A, pila kaura sila sa Department B or Department C para mahibalaan kung sa 8 hours, pila ilahang importang pwede kang A, kang B. Kay ang salaries, kitahay A o B, Manufacturing Department. Ang C, dealing ni Manufacturing Department, office ni of the President, something inana. Ang salary ni person X, si XXX, or si GPA na lang, dapat matunga ang katong iyang gitrabaho dito sa Department A o B, ang tawag ito direct labor, na maapil ito sa cost of sales na computation, kay related man siya sa pag-manufacture sa goods, di ba? Pero kining sa Department C, dapat dito na sa salaries expense. Sa operating expenses ba? Sa general and administrative, dapat mabuwag-buwag siya. Wala ang instrikto, pero dili man inanagin kasagalan sa actual. Kaya kapoy na. Kung siya may gisuel to one, salaries expense na, delicho. Nag-gets ba? So, maulo na sa direct labor. And sa factory overhead is dahil-lahi na. Kaya ang factory overhead normally is applied. Unsay applied. Based sa, unsay nahitabo atong last ba? Standard. Gets ba? So naka-report na ginana kintahay si Junjun, hindi niya tunay na pangalan. Si Green G. O si Raisa Bibi. Wala na ito na pangalan nung sa payroll, no? Great, sa payroll mo ba? Wala, no. So, wala yung pangalan. No name, so, Ed, no name. Oo. So, kato, sa understanding, the entity na to, guys. So, kana siya? Oo. Oo, kaya para dapat na ito mahibalan yun kung yun sa nila ang transactions. So, mo na yung pinakadugay. So, maghimot ang documentation because according to the auditing standard, dapat i-document na siya, imong understanding, one of the requirements. Gets ba? Unsaon sa pag-document, pwede daw mag-flowchart ka. Pareha na itong gini mo, pero dilin din yun siya. Di dapat dilin na nakapangin. Pero flowchart siya. Unya, pwede po narrative na report like first, kana bang i-describe ra? First, the requesting department will make a request form that will be submitted to the purchasing department and if approved, the purchase department will set purchase order. Ano ba? Narrative. Pero sa actual, kabangit mo sa narrative kapoy. Mas gana lang ka ng flowchart kay malingaw ka. Dali na nimo makuha ang buong sistema. Di ba? Buong sequence. Tama ba? So, pag naanakaan na, dako na ang chance na medyo makabalo na ka kung mag-inistrikto ba ka dali sa audit of cash or dili ba? Or sa receivables ba? Nag-gets ba? Yes. So, dito sa takakalong gabi, understanding the entity and its environment.